Ano guys? Anong oras na ba? 6:35 na ng gabi. Magawa ko ng ano? Meron pa kasi kung ano, matawag dito, cucumber. Meron pa ako sa ref. Eh, kaysa masira, nilagyan ko na lang ng yogurt. Yogurt at sibuyas. Parang salad lang. Yan, kakainin lang namin yan ng ganyan. And then, nagpiprito ako ng fish. Ang lungkot ng fish, ang konti kasi. Bali, for dinner lang naman kami, dalawa lang. Tapos, eto. Tapos, yung ampalay, ay gigisa ko pa ito mamaya. Sana may itlog. Inaantay ko pa yung bibilhin ni Papang itlog. Wala kasing itlog. Dahil kanina sana naluto ko. Mas excited ako dito sa salad. So, ayan. Luto na ang aking ampalaya. Ayan. Ang sarap. Ang sarap. Tara, kain na tayo. Sarap na, oh. Tagal ko na hindi nakakakain kasi ng ampalaya. Ang sarap. Kain tayo. Guys, yung ano, yung kaninang fish na pinarito ko, ginawa ko na lang siyang sambal. Sambal, para lang siyang ano, kung sa atin meron tayong tinatawag na, anong tawag dun? Hindi ko maalala, nasa isip ko yan, escabeche. Escabeche, favorite ko din yun. Yung isa yung nilalagyan ng itlog na isda pag pinarito. Sarsyado. Sarsyadong isda. Parang ganun siya. Pero ito, sambal, chili sambal siya. Ang pinakaiba lang, ang pinaka sauce niya is chili. Yung yung green chili. So yan, medyo ang lasa niya is maalat na may tamis na may konting asim. Yun yung ano niya. Kaya sambal ang tawag. So, ginawa ko yan kasi mas gusto ni Hubby yung may mga ganitong sauce kaysa plain fried na fish. And bagay na rin 'to sa ginawa kong yung cucumber kanina, bagay siya. Friday, on the way na kami sa Asuka. So, thanks for doing favorite ni Adam yung song na yan, Shape of Your Name, El Cher. So, yun, medyo kabago ng konti. Pero, kinakalpakin yung sarili ko kasi naranasin ko na before. Kaya, hindi ako masyado. So, 7 o'clock ang aking surgery, pero hindi na makagad na rin mag-start. 7:05 na ngayon. 7:05 na ngayon. Ang dito pa kami sa kalsada! Hindi, ayaw pa. Ang hirap kasi bumisik ng ano. Maaga, Wait. Kain na lang ako. May lumapit sa akin kanina. In-interview ako, mga estudyante. Ang tagal. I-30 pa ako kukunin yata. Ay. Yung paligid ko. Ayan. 2 hours ako dito. Tapos, pwede na akong umuwi. Grabe ang ano talaga dito. Parang try na try. Paglagay na ng ano dito, ng oxygen. Nakatulog agad ako. Tapos, para lang ano yung bangag. Yung pakiramdam. Yung boses ko parang para akong may sakit. Ba't ganun? After dito, kakain ako mamaya. Maliit lang yung tabi. Maliit lang. Wala nga ano, dressing na nilagay. Baka mamaya lalagay. Bago ko umuwi. 2 hours pa akong hiniga dito. So, yun. Nanood ako ng Ellen DeGeneres. Ganang ano ko dito. Katabi ko yung clouds. Yeah. Sorry. I'm thinking about saving. Ow. Today is Saturday nga pala. At yun, yesterday yung surgery ko, December 1, start rin ng vlog mask. Nag-vlog ako, pero hindi masyado kasi bangag ako.
Bangag. Bangag sa anesthesia. So, natapos yung surgery. Yung surgery, mabilis lang. 20 minutes lang yung tinagal ng surgery. Sabi kasi ng doktor. 20 minutes lang yun. Ang matagal lang yung pag-ano, yung maraming, ang daming, anong dami kasing processing, ang daming question. Kada puntahan ko, syempre, mula sa registration, sa, sa ano yung sa ward, para after ng surgery, dun ka, hihiga sa, ano, sa recovery, ano, recovery area, basta yun. Tapos, after nun, baka ka maano, basta maraming question, daw, paulit-ulit lang naman, para minimake sure nila, na tama nga yung mga, natama lahat. Tapos yun. Grabe. Ano tawag doon? Naranasan ko na naman yung ano, yung nakahiga ka dun sa operating room. Tapos mga ulo lang nila nakikita mo. Tapos, salita sila ng salita na wala ka nang naririnig. Tapos mag-block out na lahat. Naranasan ko na naman. Kasi second time ko na makaranas ng general anesthesia. Nung first, nung miscarriage ko. Kailangan i-wash yung, di ba? Next. Eto, eto yung sa breast. So, sabi ko nga, kakaiba talaga kasi nung sa Pilipinas, nakaya ko ngayon local anesthesia na gising ako habang hinihiwa yung ano. Mas malaki pa nga yun eh, yung nakuha kesa ngayon. Kasi ngayon ganito lang. Yung first sa left side ko is like parang, kasi laki siya ng ano, puso ng manok. Ganun yung nakuha yung puso ng manok. Ganun kalaki yung nakuha kasi tinago ko siya ng ilang years din. Tapos kailan lang rin natanggal, 2012 natanggal. Naramdaman ko siya, 18 years old ako. Tapos 2012 lang natanggal. Eh, ano na ako ngayon? 32. Pero thankful pa rin ako kasi hindi siya cancerous. Kasi kung tinago ko siya ng ganong katagal, tapos cancerous pala, eh, patay na ako, diba? Ayun, na-share ko lang kasi, ano, basta, iniisip ko lang yung mga, ano, yung mga dapat, yung mga future. Yung future kasi, sabi ko, gusto ko maging healthy yung katawan ko kasi marami pa akong gustong gawin. Eh kung yung katawan mo hindi healthy, di ba? Paano mo gagawin yun? Kaya yun, thankful na rin ako kasi si husband, supportive siya. Yun. So yun, medyo naiiyak na, no? So yun nga yung nangyari, kwento ko. Ang kakaiba pa, kasi sa Philippines, after ng surgery, merong bandage. Yung ano, dressing up sa wounds, di ba? Eto, naano ako, na-amaze ako kasi... Wala siyang dressing. As in, paglabas ko, tinignan ko siya, oh, tahi ko lang yung nakita ko. Ganun yung tahi, ganyan. Happy ko, bakit walang bandage? Yung pala. Tapos tinanong ko sa nurse, syempre, na-curious ako. Tinanong ko sa nurse, sabi niya, oh, ano kasi yan? Sa loob yung tahi niyan, tapos yung sa labas, glue. Glue yung dressing. Ano yan, parang, parang glue dressing ang ginawa. Kaya, waterproof siya. Kaya sabi, pero huwag ko daw muna babasain 24 hours. Huwag kong babasain, so hindi siya binasa. Pero naligo na ako ngayon, syempre naman. Naligo ako pero hindi ko lang binasa yung tahe. Hindi ko nga, ano yung mahawakan kasi, ayoko siyang hawakan. Natatakot ako. Excuse me. Kasi etong throat ko na to, after ng surgery, para akong nagkaroon ng sore throat, gawa ng pinasok na ano, sa loob. Diba yung oxygen? Ayun, nakakadry pala ng throat yun. Pero sabi, normal lang naman daw yun, sabi sa akin. Yun ang problema. Tapos, after ng surgery is, medyo para akong magpifaint na nasusuka. Hindi ko pa kayang tumayo ng matagal. Kasi ang akala ko kaya ko na, nag-cellphone na nga ako after surgery. Nag-browse-browse na ako sa cellphone. Nung tumayo ako, kasi kakain na kami sa ano, sa food court. Order na ako ng food, kala ko kaya. Eh, ang haba ng pila, ang tagal ko nakatayo. Talagang hindi ko kaya. Namuano ko, para akong nasusuka. So, ano, tinawag ko yung asawa ko, siya pumila doon. Umupo ako. Habi ko, hindi ko kaya kasi para talaga akong nasusuka. Sabi ko, gusto ko na umuwi, gusto ko na humiga, matulog. Buti nga yung anak ko, ano, masyadong ano, hindi siya masyadong nagpasaway kahapon kasi alam niya na meron akong nararamdaman kaya hindi siya masyadong nagningit-ngit. Good boy siya kahapon, nakisama nga lahat. So ayun, ang nararamdaman ko ngayon parang sore throat, nag-aano na lang ako, nag-strepsil na lang ako, tsaka sabi inom na lang ng daw, maraming tubig. Ganun pala yung magda-dry, kasi yung kahapon mo kasi nilagyan na ako ng oxygen dito. Ayun eh, nag-block na talaga lahat, block, pag ganun ko, humilat pa nga ako, tapos naramdaman ko yung pagdilim talaga. Tapos after ng... Andun ako sa recovery, ano? Recovery room area. Andun na ako. Pag ganun na nga, naririnig ko na Floresta. Tapos na. Tapos ang naalala ko nung pagrinig ko ng Floresta, nagtatanong ako, sabi ko, what time is it? Sabi ko, what time is it? Ayun ang sinasabi ko, pero pikit yung mata ko na naririnig ko. So, nangyari sa akin. Tapos, pag tinig ng ganyan ko, tapos na. Tapos may attendant na dalawang nurse, yung isa Pinay. Sa Chinese, tinatanong ako, how are you? Ganun, are you okay? Tapos nag-share din siya about sa
breast lump niya. So, ayun. Natutuwa naman ako kasi, ano, mayroon pa rin mga ganon yung mga taong, naman yun, hindi sila, ano, established na. Nag-share din sila ng mga experience nila. Tapos, yung Pinay, yun. Ay, naku, sabi ko nga, ano, salamat at natapos na din kasi ang tagal ko rin hinihintay. So, ngayon, mapapanatag na ako. Isang lang hinihintay ko yung result ng CT scan ko sa, ano, sa groin. Sana may, ano, makita na. Kasi, if may makita, another surgery na naman ako. Another surgery na naman ako. Sinasamantala ko kasi habang walang pasok si Adam. Kasi pagka nagkaroon na siya ng school, hindi ko na magagampanan yung pag-attend natin ng schedule na yan. Ano sa hospital, up and down, up and down. Kailangan ganun. Kasi hindi ikaw yung pipili ng schedule. Sila kung ano yung available na oras, ano, date and time doon. Early or latest. Ayun ang kukunin. Yun lang ang papapiliin sa'yo. Hindi ka pwedeng magbigay ng schedule kung... Kasi ano nga, diba? Government, maraming nakapila dyan. So, ayun. Tapos ngayon, ang nararamdaman ko, wala naman masyadong sakit. Mas masakit yung first surgery ko sa Pinas. Mas masakit yun. Doon nag-take naman ako ng antibiotic at maraming gamot ang binigay doon. Dito naman, ang binigay, painkiller lang. Dalawang klase ng painkiller. So, eh, wala akong nararamdaman. Eh, sabi, pag wala akong nararamdaman, huwag mag-take. Ay, hindi ko nga nararamdaman na mamaga siya ngayon. Ang galing ngayon, sabi ko, parang wala lang. Pero alam ko na merong kirot na konti, pero bearable naman. So, yun, na-share ko lang. Ang dami kong kwento kasi kahapon hindi ko kaya mag-vlog, mag-kwento dito sa harapan niyo. Hindi ko kaya kasi gawa nito, ang hirap-hirap magsalita kasi very dry siya. Tapos tinulog ko lang siya. Nakalating kami ng bahay mga 2:30. Nag-lunch lang ako. Tapos tinulog ko siya hanggang 6 ng gabi. Tatawa nga ako kasi pagising ko, wala pa kaming dinner. Sabi ko sa asawa ko magsaing siya. Ay buti na lang, tinuruan ko siya magsaing. Hindi kasi siya marunong yun sa pagluluto kahit kanin. Wala siyang alam. Tinuruan ko siya. So, yun, may natira naman mga ulang. Ininit na lang, yun naging dinner namin. Excuse me. Hanggang ngayon yung boses ko iba pa rin kasi gawa ng dry yung throat ko. So, yun guys, yun lang sana ano. maging okay na lahat. Waiting ko na yung CT scan. Result ko sa December 5, dun ko malalaman. Tapos ang appointment ko. Last appointment ko sa dito is December 13. Tapos, wala na akong problema sa breast. Yun na lang yung isa yung CT scan ko. Sana maging okay na lahat. Nagpipray ako. Maraming salamat sa panonood. Tsaka sa mga advice. Kay sis. Ano ba? Nalimutan ko yung ano niya. Yung name niya. Ilalagay ko na lang dito. Thank you sa mga, ano, sa mga comments mo. Na-appreciate ko yun. Bye!